hindi dapat malaman ni Boss Antonio to. Ano ang hindi ko kailangan malaman? Kanina, muntik makawala si Rodrigo. Ba't di niyo bantayan? Hinantayan namin. Sobrang higpit ng bantay namin. Kaso, Boss, kinalagan ng mga ibon. Kunting tiis na lang, Gus. Makakalaya ka na. Malapit na ang paglulugon. At magkasama na tayo muli. Shit, love at love is miss. Mga bata pa lang sila noong pinagkatipan namin sila ni Rina Vultra. Pero paano man nangyari to? Ngayong umiibig sa Siklab kay Magandara. Hindi ako papayag na hindi matupad ang kasunduan namin ni Rina Vultra. Kailangan gumawa ko ng paraan para makalaya Siklab kay Magandara. Nama! May pagagawa ako sa'yo. Akala ko hindi ka na darating, mahal ko. Hindi tayo aalis. Hindi mo pala kayang talikuran ng mga Ravena. Ang mundo ng aking kinagisnan. Kailangan ko na umalis. Siklab! Magandara! Wala na siya rito. Wala siya sa lawa. Wala siyang ibang pupuntahan. Kailangan ko siya makita. Isa siyang diyosa na hindi maaaring umibig sa isang mortal. Mabuti nang malaman niyo ito habang hindi pa huli ang lahat. Huli na ang lahat. Wala ng babae ang pinakamamahal ko. Para makalimutan mo ang iyong minamahal, magmahal ka ng iba. Ano sinasabi mo? Nakarating sa aking kalaman na pinagkatipan ka kay Luis-Luis. Ito mabigyan mo na ko bang natin para may sakatupar natin ang ating mga balak na pag-isahin ang Mulawin at Ravena. Anong kailangan kong gawin? Mahal na rin ah! Nawawala sila Wakata. Baka binalikan sila mga kasamahan ng babaeng Mulawin. Paano ko kinuha sila? Sila ang pinadala ng aking hari tulad ng napagkasunduan niyo. Iwanan mo sila sa akin. Wak! Tak! Kumaka sila! Kailangan natin sila mahanap, Greco. Nakakita mo ba ang nakikita ko? Doon ang Avila. May mga nilalang na nagsusubok makapasok. Naliligaw sa loob ng ulap. Siguraduhin nating hindi nila matutunton ang Avila. Nasaan si Tak? Nagkaiwalay kami din sa kapal ng ulap. Kailangan natin siya mahanap. Ano ginagawa mo dito? Hinahanap ko siyang kapatid ko. Saan ba kayo pupunta? Kinahanap namin ang Avila. Hindi kayo makamulaw niyo? Anak kami ni Haring Gabriel. Halika, sumama sa amin. Ayoko sumama sa inyo! Sino yun? Itawan mo ako! Yung bata! Asan na yung nanunumpit? Asan ka? Tatay Gabriel, huwag! Kailangan na natin umalis dito. Bago pa sila magising. Umawa kayo sa akin. Ano kaya nangyayari? Malalaman natin pagbalik nila. Baka nahuli na nila si Ina? Anya, huwag muna tayo masyadong umasa. Ano natin sasabihin na natakasan tayo ng mga batang Ravena? Ano natin sabihin? Hindi naman nila malalaman. Hindi naman pala yun si Ina. Asan ba si Anya at si Pagaspas malapit na ang paglulugon? Kaloy, ikaw ba nakita mo si Pagaspas at si Anya? Wala akong nakita dito. Abala ang lahat sa nalalapit na paglulugon. Mamayang gabi na nga kasi yun eh. Malapit na lumubog yung araw at saka maya-maya lang lalabas na yung buwan. Namunga na pala ang puno ng Mulawin. Kasabay ng kabilugan ng buwan ang paglabas ng pulang binhi. Kinakabahan ako kapag nakikita ko ang pulang binhi. Bakit? Dahil ito ay may kakayahang gawing Ravena ang isang Mulawin? Oo. Babantayan ko ang pulang binhi. Hindi ko hahayaang mapunta ito kahit kanino. Salamat, Kaloy.
Oh, sige ha. Iwan na muna kita kasi kailangan ko pa talagang hanapin si Anya at saka si Pagaspas. Salamat ulit. Zelda, sana nakakita mo ako ngayon para masabi mo sa akin kung maayos ba yung itsura ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas. Maghaharap na kami ni Pagaspas. Sigurado ako na kahit ano pang itsura mo, mamahalin ka pa rin ng Pagaspas mo. Sana nga. Lamiswis, isuot mo ito para sa paglulugon mamaya. Ang ganda naman po nito na dito ka. Nararapat lamang na ikaw ang pinakamaganda dito sa Avila. Maraming salamat po. Zelda, ang ganda nang binigay sa akin ni Nanay Tuka. Marahil natutuwa rin siya sa muli ninyong pagkikita ni Pagaspas. Siguro nga. Gwapo na ba ako? Oo nga. Tiyak na matutuwa si Lawiswis kapag nakita kayo ulit. Mukha namang sinasabi mo lang yan kasi magkaibigan tayo. Masasabi ako ng totoo. Sige na. Ega na. Umalis na tayo. Hindi na ako makapaghintay. Sandali. Apurado ka naman masyado. Wala pa nga si Nanay Lourdes. Dito lang naman pala kayong dalawa kayo. Kanina pa ako hanap ng hanap sa inyo. Nag-i-ensaya lang po kami para sa paglulugon. Saka siguro nagkasinisip po tayo. Halika na, Nanay Lourdes. Ha? Sandali lang. Sandali lang naman. Sandali lang. Anong problema, Anya? Wala po. Iniisip ko lang po na sana magkasama kami ngayon ni Ina. Na kahit na hindi ako maglulugon, mas magiging masaya ako kung magkasama kaming dalawa. Di ba sabi ko naman sa'yo, habang wala pa si Aviona, ako muna ang iyong ina. Huwag ka na mag-alala. Tayong dalawa magkasama sa paglulugon ni Pagaspas. Ayos lang ba yun sa'yo? Halika na po. Oo, halika na. Sige na. Ano nga, Anya? Halika na. Ay, nako. Halika na. Hindi na mapigil tong isang to. Sandali lang! Malapit ang lumabas ang buwan. Malapit na ang paglulugon. Siguradong mayroon ng pulang binhi ang puno ng mulawin. Pulang binhi? Yun ang gagamitin natin para kung sino man sa mga anak ko ang mulawin. Maaari natin siyang gawing Ravenna.
May balita ako sa iyo, Haring Gabriel. Galing Alconia. May plano sinasiklab na lusubin ang paglulugon ng mga mulawin. At bakit niyo gagawin yun? Dahil sa isang kasunduan. Sa pagitan ni Navultra at Tuka. Na pinagkakatipan sinasiklab kay Lawiswis. Ngunit paano sila pupunta ng Havila? Gayong ako may hindi tumatuntun. Sa tulong ng isang hunyango, nayon sa balita, ay labas-masok sa Avila. Mas madali natin makukuha ang pulang binhi. Kung sasama tayo sa kanila. Habang nagkakagulo sila, tsaka tayo pupunta sa puno ng mulawin para kunin ang binhi. Yan ang bagay sa'yo. Tignan ko ngayon kung mabuhay ka pa. Yan! Yan ang kanina ko pang sinasabi sa inyo. Hindi niyo naman ako maintindihan. Rodrigo. Diyos ko. Patay na yan. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, pasensya na kung ngayon lang kami nakarating. Tsumitsyempo kami sa gwardiya. Rodrigo. Halika, tatakas tayo, Rodrigo. Tatakas tayo. Hoy, tanda! Anong ginagawa mo dyan, ha? Bilisan mo! Bilisan mo! Halika na. Yan. Tayo na sa Avila. Hunyango, ituro mo sa amin ang daan. Siklab. Haring Gabriel, lulusob kami sa Avila. Kailangan namin pagtibayan ng isang kasunduan. Kahit hindi nyo kami mapipigilan. Hindi ko kayo haadlangan. Sasama ako kayo. Para kayo ay suportahan. Kung gayon, tayo na sa Avila. Hunyango, ituro mo sa amin ang daan. Dito tayo, dito. Yuko. Sumikat na ang buwan. Nag-uumbisa na rin ang paglulugon. Tinatawag na ang mga kalalakihan. Kailangan na natin pumunta sa ating mga pwesto. At tayo mga kababaihan ay sa kabila. Dito muna kayong dalawa. Ako na yung pupunta doon. Ako bahala sa mga kabila. Oo. Sige. No, nakakantok, pre. Gusto mo, magkape muna tayo eh. Ay, sila natin. Tayo na, Rodrigo. Tayo na, halika na. Hindi ka kailangan. Pero hindi kita kailangan. Ay, patiwan mo ako. Hindi ko kailangan ako.
Antonio, wag. Maawa ko. Papakita ko lang sa inyo kung anong kaya kong gawin sa sinta. Antonio, wag! Maawa ka sa apo ko! Tayo mo. Wag, Antonio! Wag! Rodrigo! Natakas ka pa, ha? Tama na! Antonio, maawa ka! Tayo mo! Antonio, tama na! Tigilan mo na siya! Sa punto sa'yo, ha? Ah. Kaya naman, lapit na may magkasama ng Lawis-Wis, eh. Ikaw ba si Pagaspas? Ayun ang sa likuran mo. Hindi na yun makapaghintay na makasama ka. Ako din. Nanay Lourdes. Salamat naman na kalaya ka nun. Wis, bawal mo mag-usap. Kahit na tayo'y magkaiba.
Miss Wiz. Mas maganda ka pa sa binuong ko sa isipan ko, Wiz. Ikaw rin. Mas kapo ka pa sa malapitan. Labis-labis ang saya ko sa muli nating pagkikita. Ako rin, Gus. Nag-uumapaw. Swiss? Mas maganda pa siya sa naaalala ko. Maganda rin naman ako! At parehas lang naman kami ng bewang. Ha? At mas matigad lang naman ang ote yung pakpak niya dahil puro siya. Kaya ko rin naman yung ginagawa niya eh. Pati! Tayo mo yan! Hindi niya na kaya! Tayo mo! Sabi mo, huwag kang makialam. Tayo mo! Ano nangyayari dito? Antonio! Bakit mo siyak ka ng anak ko? Rafael! Ano nangyayari? Tulungan niyo ako! Itigilin na ikaguluhan to! Tigilan niyo na si Rodrigo! Isakay niyo sa kotse! Saman siya na siya titira! Bakit sa saman siya titira? Para maproteksyonan ko siya laban sa'yo. Kaya kung ayaw mo, ikaw umalis. Sakay niyo na! Dito ang pupuntang kabila. Tak, tingnan mo. Ang ganda ng buwan. Bilog na bilog. Nagkakaroon ng kulay. Tak! Lumusayaw rin! Pero bakit nagkaiba ng kulay yung mga pakpak natin? Ako si... Kamag-anak ko po. Pamangkin ko. Consuelo, ayaw ko kung sino-sinong lalaking pinapatayro mo dito sa mansyon. Pero sige, papayagaw ko siyang tumira sa hasyenda. Kasama ng mga trabahador. Maraming salamat po, Doña Sabana.
Doña Savannah, bakit niyo po kami pinatira dito sa mansyon? Dahil naaawa ko sa ginawa sa inyo ni Antonio. At alam ko na kung hindi dahil kay Rodrigo, siguro patay na ang anak ko noon. At hindi ako nakapagpasalamat sa inyo. Kaya itong pagpapatira ko sa inyo, parang papasalamat ko na lang. Maraming salamat po, Doña Savannah. Sige, kung may kailangan kayo, nandiyan lang makakatulong. Mas makabubuti, Aramis, na dito ka na muna tumira sa asyenda. Apo, para mas babantayan ko si Almiro. Rodrigo. Wala ngayon, Rodrigo, ang tatawag mo sa kanya. Bakit magkaiba ang kulay ng mga pakpak natin? Eh, magkapatid naman tayo, oh. Hindi ba? Paglilantian ng pakpak, ibig sabihin mo lawin? Hindi pwede makatinihin ang mga pakpak natin. Baka kung anong gawin niya. Kailangan natin si Tatay Gabriel. Kailangan niya malaman ang nangyayari. Nasaan siya? Sabi niya, babalikin na tayo. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Sandali ha, kukuha ako ng mait na tubig para ipunas sa mga sugat niya. Lola! Rodrigo! Lola, yung likod ko sobrang sakit po! Rodrigo, ano nangyayari sa'yo? Ano yun? Lola! Kita makikita ulit. Ngayong magkasama na tayo ulit, wala na makakapagpahiwalay sa atin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Pagaspas. Kailangan malaman natin ang lahat ng tungkol sa mga taong ibon. Kaibiganin mo si Rodrigo para sabihin niya sa'yo lahat ng sikreto niya. Nagtataka lang ako kung bakit kailan dumating ang paglulugon saka sila nawala. Hindi kaya may kaugnayan ng mga bagay na ito? Ako palang binhi. Tamang-tama ang pagpunta natin, Haring Gabriel. Lumayo kayo sa puno ng mulawin! Ako, si Siklab, ang anak ni Bultra. At ako'y narito upang aking angkinin ang aking katipan, sila Wiswis.